Good day mga idol! Welcome to Jega Fighter Breeder! So maraming salamat sa lahat ng mga solid subscriber natin, din sa mga viewers natin, din sa mga silent na sumusuporta. And then, kung bago ka lang idol at napaklik ngayon dito dahil sa aking ginawang thumbnail tsaka sa ating title. So tama idol, dahil ako talaga ay gumagawa ng napakadaming content. Okay, so lahat talaga ginagawa natin dito, hanggang pre-con, conditioning, hanggang sa lahat mga idol, yung mga tips natin. Okay, so lahat ginagawa natin dito sa tama. So para maging updated ka idol, ay kailangan na pindutin mo na yung notification bell. Okay, at the same time, tuloy na natin yung ating topic. So ang topic natin yung mga idol is regarding sa kung bakit nagbabago yung laro ng manok pagka may tare. So ano ba yung pagkakaintindi ng iba dyan mga idol? Ano ba yung unang papasok sa isip natin pagka yan narinig natin at pagka yan napag-usapan? So kadalasan ang nangyayari mga idol, okay, nagbabago sa side na pangit. Okay, nagbago. Magaling daw sa Spartas, nagbago. Okay, so una-una mga idol, talagang magbabago siya, pero dapat pagka binigyan o nilagyan na ng tare, kailangan mga idol, lalo siya maging super. Okay? Kasi una-una, nung ini-spar, hindi naman yan totally talaga mga idol, kinukondisyon pa, hindi pa yan totally naka-precon. Okay? Kaya siniselect muna natin yan, and then tsaka natin ipapasok sa precon o training, tapos sa conditioning. Okay? Ngayon, pag halimbawa, ang nangyari sa inyo mga idol, is pumangit yung laro niya nung may tare, hindi tare mga idol yung dahilan. Okay? Hindi talaga mga idol. Okay? Una-una mga idol, andyan yung mood ng manok, andyan yung condition ng manok, andyan yung stress ng manok, andyan yung adrenaline rush ng manok. So nandyan na lahat. Ang problema lang dyan mga idol talaga, nagbabago yung laro niya kasi first time nyo palang nagawa yung mga bagay na dapat na nagawa sa training. So anong nangyari kasi mga idol, dahil hindi nyo nilalagay sa box yung manok nyo, pagka once na nilagay nyo sa box tapos ibibiyahe nyo, hindi rin nakaranas ng biyahe, so automatic mga idol talaga magbabago lahat sa kanya since first time. Okay, so ngayon ang gagawin natin mga idol, kailangan sanayin nyo talaga. Okay, so nagbabago yung laro ng manok mga idol dahil sa ginagawa natin. Okay, so kailangan ang magbabago ng laro niya mga idol is kailangan maganda, malakas, hindi yung pangit na laro, hindi yung lousy. Kailangan lalo siya naging malakas, lalo siya naging magaling. Okay, so ano pa yung kahalagahan ng pre-con training, hard training o soft training o light training, ano pa yung kahalagahan nun hanggang dun sa conditioning mga idol kung langlong pumangit nung nalagyan ng tare. So yung tare nga nyo mga idol, yan yung tinatag na sandata, lalagyan mo nga siya ng sandata, kakabitan mo nga ng sandata. Okay, ngayon dapat lalo siya naging malakas kasi mayroon siyang keeping, mayroon siyang pointing na ginagawa diyan mga idol, then nagbibigay tayo ng gamot. Okay, so tingnan nyo mga idol, kaya nagiging malakas, maganda yung laro ng manok natin kasi ini-spar natin sa manukan natin talaga. So territorial kasi yan mga idol. Kaya yung iba mga mga idol, mga breeder, ibang cocker, nagiging problema nila yung manok nila pagka idinadayo sa iba. Nangangayaw, okay, nangangapete, o kaya tumatayo yung pulok kasi hindi nasanay. So kailangan lang dyan mga idol, pagulangin mo ng konti, sanayin mo sa mental. Okay, kaya una-una mga idol, napakahalaga talaga mga idol na masanay nyo yung mga manok nyo sa ganyan kasi napakahirap. Pag halimbawa nagbago yung laro ng manok mo mga idol, kailangan yung talagang swabing swabe, yung higit pa sa akala mo. Okay, so wag nyo kakalimutan mga idol, ang dami kong ginawang content dyan ng pre-con, pointing, kahalagahan ng pointing, kahalagahan ng pagkukondisyon. Tatlo yung aking ginawang conditioning dyan na 21 days, may 7 days conditioning tayo, may 14 days conditioning tayo. So nandyan na lahat mga idol, kaya sakto-sakto talaga. Okay, so ayan mga idol, ang gagawin mo lang dyan pag halimbawa mga idol, okay, sasanayin mo din yung paa niya na talian mo ng tela para masanay din yung balancer, yung weight. So ilalagay mo yan mga idol, lahat-lahat na gagawin na natin para pagdating sa oras ng laban niya masanay, lalo-lalo na yung kanyang mentality, yung kaisipan niya, kailangan masanay natin mga idol. Kasi pag hindi natin nasanay yan, napakahirap mga idol. Okay? So yan ang nagiging problem talaga. Kaya kailangan natin masanay mga idol. Kaya kung mapapansin nyo mga idol, kadalasan sa mga big time, sa mga breeder talaga, may handler talaga na hinahire dyan. So yun ang trabaho niya mga idol. Sasanayin yung mental sa ingay, sa dami ng tao, sa iba't ibang kulay. Okay, so sasanayin yung mga sampayan, yung mga damit doon, sampay nyo yung damit nyo doon mga idol para masanay yung ating mga alaga. So kailangan talaga yan mga idol, hindi talaga yan biro.
Pero kung halimbawa, mataas talaga yung lapot ng dugo, mataas talaga yung linyada mo, okay, so yan ay talagang napakaswerte natin. So yan ang nakakalungkot kasi mga idol, dahil lagi natin naririnig na sinasabi nila mga idol na kung kailan nilagyan ng tari daw, eh naging pangit yung laro. Hindi yung tari ang dahilan mga idol. Number one na reason dyan talaga, first time niya makulong sa kulungan kung yan ay nakakort. First time niyang mailagay sa box, first time niyang maibiyahe, first time niyang matalian ng mahigpit sa paa. Lahat first time, so mahirap nga naman talaga yan mga idol. Stress, so pag nag-off yung manok, kailangan alam natin yung ginagawa. Kasi pag hindi mo yan nagawa ng paraan, nag-off yung manok, siyempre hindi yan magpe-perform ng napakaganda, hindi yan maglalaro ng napakaganda idol. So ang gagawin mo pagka nag-off yung manok mo mga idol, mayroon kang spray na may tubig, spray mo yung paa, spray mo yung kanyang muka, ilamusan mo ng konti, okay, then ilimber mo. Hintayin mo, tignan mo yung ipot niya, okay, kasi makikita mo dyan mga idol pagkabasa. Okay, magbabawas ka ng tubig, adjust ka. Okay, kailangan pag ginawa ka mo yung ipot niya, pag binato mo dun sa pader, kailangan nalalaglag, hindi dumidikit. Okay, so yan mga idol, kailangan kung may palong, eh pulang-pula yung kanyang palong, hindi nangingitim. So yan ang mga sinyales. Okay, so yan mga idol, hindi talaga dahilan yung bakal o yung tari na nilalagay, kaya nagbago yung laro. Hindi talaga yan mga idol. Napakahiwaga naman ng tari kung sakaling yun ang dahilan. So wag natin sisihin yung tari. Kailangan, kaya napakaganda mga idol na nanonood kayo dito sa ating YouTube channel, lalo-lalo na yung mga bago. Okay, nood kayo mga idol, kasi una-una, eto napakadami nating ibibigay na idea. Number one talaga dyan mga idol, sanayin mo yung kanyang kaisipan na masanay sa lahat ng mga mangyayari. So ano ba gagawin mo sa day of fight? O di ba? Ang gagawin mo dyan, ilalagay mo sa box, ibabiyahe mo, pagdating doon, ikikeeping mo doon siya o pagpapahingain mo siya doon. Okay, ilalagay mo sa kulungan. Paano kung di mo nasanay na ilagay sa kulungan? Kasi ilalagay mo sa kulungan doon, di ba? Paano kung halimbawa yung manok mo mga idol, eh, nasa mainit ka na location, na lugar, na area, then ilagay mo sa aircon? O, maninibago talaga yung mga idol. Bababa yung kanyang bababa yung kanyang pagiging kondisyon. Okay, magbabago yung moisture ng kanyang katawan. Kaya kailangan, pag halimbawa may ginawa na rin ako dyan mga idol na content, ngayon, i-recap ko lang. Ang gagawin mo mga idol, pagka ikaw, eh, mainit yung lugar mo, tapos nag-aircon ka, lalo kung mga big time, mga big event na lalabanan mo, mga derby, maglalagay kayo ng tubig na may timba sa loob ng kwarto kung naka-aircon kayo mga idol, kung doon yung ilalagay yung manok. Okay, depende kasi yan sa cock house. Pero pinakamaganda mga idol, piliin mo, okay, sa labas na lang, the best. Pero kung malamig yung area nyo, tapos ang sabungan mainit, okay, kailangan nasa aircon ka naman. Pero yung humidity, yung lamig, kailangan makabisado natin mga idol. Titignan nyo yung hipon ng manok, titignan nyo yung itsura, titignan nyo yung kilos, titignan nyo yung ipot. So lahat talaga mamomonitor natin mga idol. Kaya talaga yung mga masisipag, yung mga talagang veterano, yung mga magagaling, talaga nakikita nila yung pagkakaiba dyan mga idol. So actually mga idol talaga medyo makomplikado din pagka first time at saka hindi tayo pamilyar. Kaya napakahalaga talaga na may mga group page, may mga Facebook, may mga kaibigan, lalo na yung mga ganito na content na napapanood, kasi ang bilis natin matuto. Imagine yung mga idol, ang daming research namin, dami naming inaral muna, dami naming tinanungan, tapos isang panood lang natin nakukuha natin. So yon, kaya sana mga idol mag-subscribe na kayo sa ating channel, then mag-comment kayo dyan mga idol na regarding sa pinag-uusapan natin. Share, okay, di ba? Ang nakakatuwa mga idol, katulad nung last ginawa natin na content sa isang kaibigan natin, may nag-comment talaga, di ba? Nakakatuwa. Share ng idea. Kasi una-una mga idol, kailangan lang natin dito palawakin yung ating kaisipan para tayo ay matuto. Kasi kung tayo nag-aaral, baka mas nag-aaral pa yung iba. Kung tayo nag-upgrade, baka mas nag-upgrade pa yung ating opponent o yung mga ating magiging kalaban. Kung tayo nag-i-infuse din sila. Kaya kailangan natin dito talaga mga idol is matyaga. And then kailangan natin dito mahaba ang pasensya, huwag tayong mag-shortcut. Okay, kailangan natin dito standard talaga mga idol. Okay, so hanggat maaari, kahit konti, makalaman tayo, basta makalamang. Okay, kasi napakahirap. Yun lang ang may tutulong natin kasi mga idol. Kaya kung halimbawa, magpo-focus tayo sa topic kung bakit nagbabago yung laro ng manok pag may tari, hindi sa tari, hindi sa bakal ang dahilan mga idol. Okay? So napakahirap kasi. Sino yung naka-experience sa inyo mga idol? Ang daming pinalo. Hindi siya nanalo. Hindi siya nakapatay. Siya pa yung naisaan lang. Patay agad. So andun yung sinisisi yung mananare, yung gaper, di ba? Which is mali. Okay? So mga idol, kung mapapansin nyo talaga, mahiwaga talaga yung ating tinatahak. Kaya kailangan natin dito palawakin natin yung ating kaisipan. O like for example naman mga idol,
Okay? Yung laro ng manok mo itaas, hindi sumasabay yung kalaban. Okay? So kailangan mabilis mag-adjust yung ating manok. The more na mabilis mag-adjust ang manok, lagi ko sinasabi mga idol, the more na ilalabas niya ng higit pa yung mga fighting style niya. Lumalabas yung talagang pagiging warrior niya, lumalabas yung magagandang fighting style niya. Okay? Kasi ang bilis niya mag-adjust eh. Na-adapt niya kaagad yung location, na-adapt niya kaagad yung dami ng tao, yung ingay, sanay na siya. Okay? So napakadali. Napakadali din i-pointing mga idol yung healthing manok at saka yung nakakapag-adjust na manok. Okay? So pag nagawa natin yung tamang pre-con, yung training, tamang conditioning sa keeping hanggang pointing, okay? Malakas ang ating ano mga idol. Tiwala at saka yun lang yung mga maitutulong talaga natin mga idol. Okay? Yun lang ang maitutulong natin sa manok. Ibigay natin. Huwag tayong mag-shortcut, okay? Yun talagang sikreto diyan. Pinakamaganda dyan mga idol, ganun talaga, hindi ka tunay na sabungero pagka hindi ka natatalo. So, normal yan, normal. Pero sana, lamang sana yung panalo. Mataas sana yung winning percentage natin. So, yun naman ang gusto ng iba. Yung gusto mo, gusto din ng iba. Yung ayaw mo, ayaw din ng iba. Kaya kailangan natin dito mga idol, walang katapusan mag-aral, suportahan tayo ng bawat isa. Share ako ng share ng idea, kunin nyo yung maganda, tapon nyo yung pangit. Then comment lang kayo mga idol, subscribe lang kayo. Ako bahala dyan mga idol. So maraming salamat. Until next time, happy breeding.